Tulad ng nabanggit natin kanina, ang ating paksa ay pagtuli o circumcision. Ito po ay ang pagtanggal ng foreskin covering the head glands of the penis. So isa po itong matandang practice na ika nga ay naguugat, ayan, sa religious rites. So hindi po lahat ay nagpapatuli dahil maaring may kinalaman po ito sa paniniwala o sa kultura. May iba naman na sanggol pa lang pinapatuli na no, ng kanilang mga magulang. Karaniwan po dito sa Pilipinas ay nasa edad 8 hanggang 12, no, 8 to 12 years old yung mga kabataang lalaki na nagpapatuli. Ano nga ba ang kahalagahan ng circumcision? So para sagutin po yan, kasama po natin ang isang urologist. Ako, suking-suki ito. Salamat, Dok, noon sa Healthy Sabado. Talagang suking-suki natin. At isa rin po siyang associate professor mula po sa College of Medicine ng University of the East, Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. Walang iba kung hindi si Dr. Samuel Vincent Irastorza. Dok, kumusta na? Hi, Doc. Good morning, Ate Jing. It's been a while. Tagal na rin. Yes, nice to see you again. Oo nga, Doc. Wala ka namang kupas, in fairness. Gwapong-gwapo pa rin. Ah. Uy, Doc. Thank you very much. Yes. Kanina nga, no, binabanggit natin na yung maraming sabi-sabi pagdating sa pagtuli. O bago natin puntahan yung kahalagahan ng pagtuli, dun muna tayo sa mga myths, no? Myths versus facts, ika nga. Doc, yung pag ikaw daw ay tinuli, bigla ka raw magkakaroon ng growth spurt. So, pampatangkad daw ang pagtuli. Totoo ba yun, Dok? Hindi naman yan totoo. No? And the reason for that is, katulad ng sinabi mo, Ate Jing, no? Karamihan ng mga tinutuli between the age 8 to 12 years old. So, ito na talaga yung nag-teenager na sila. Doon usually ang growth spurt, doon na nagsisimulang tumatangkad na ang makalalakihan. No? Between 9 to 11 to 12 years old. Kaya actually sumasabay lang talaga doon sa growth spurt ng ano ng kalakihan. So walang kinalaman, Doc, sa iyong pagtangkad ang pagtuli, tama, Doc? Tama po, wala po. Okay. Ang genetics lang po talaga 'yan sa nutrition. O Doc, isa pa, yung mga tinutuli daw biglang lumalaki yung boses, nagiging lalaki ng boses. Pero pag hindi ka tinuli, matining pa ang boses ng mga binatilyo, di ba? Kaya minsan naglolokohan kami dito, bakit matining boses mo? Di ba? Yung mga boys natin sa crew, hindi ka pa rin ba natutuli? Yan. So, ano bang katotohanan dun, Doc? Again, ganun din rin yun. Nagiging adolescent na sila, nagiging lumalabas na masculine features nila. No? Kasama na yan sa pagiging teenager. Pag bata ka pa talaga, mas mataas ang boses mo, para kang soprano. Then habang naging teenager na, nagbabago na, naging malalim na, mababa ng boses. So, yun din yun. Kasabay lang din talaga ng doon sa edad na pinagtutulian ng lalaki. Kala ko, Doc, si Paul Bea hindi pa natutuli kaya mataas ang boses. So, wala pala kinalaman doon yun. O, Doc, ito pa. Naku, pag tinuli ka, huwag mapapakita sa mga babae kung hindi mangangamatis yan. Ano ba ibig sabihin, Doc? Ba't sinasabing mangangamatis? Ano ba yung kaugnayan ng kamatis doon sa pagtuli sa'yo? Number one, bakit mo pinapakita kagad sa babae, di ba? Tinutuli ka. So, walang katotohanan 'yan, no? Ang pangamatis Ate Jing, is yung namamaga ang skin, yung balat o yung pinagtulian, namamaga. Inooperahan 'yon, pinutol or kinat, kaya mamamaga siya initially. And pag namamaga siya, nagiging smooth or parang kasi magang-maga nga siya, nagiging smooth ang skin, kaya parang kamatis. Nagiging smooth at mapula-pula. Kaya nagiging nangangamati. So actually, lang yan, reaction dun sa operation. Kaya pala yun ang description, no? Nangangamatis. Kasi pala pag maga, no? Pulang-pula. Pero Doc, in the first place, kailangan bang magpatuli? Ano ba ang kahalagahan ng pagtutuli? Scientifically speaking, hindi kailangan talaga ang pagtutuli, no? Ang importante lang, malinis lang or hygienic ay isang tao, nalilinis niya yung kanyang ari. Okay. Ang
ano kasi, pag hindi ka pa kasi tulit, pag umiihi ka, parang pagkatapos mong umiihi, may natitira pang ihi doon sa loob ng ano mo, ng foreskin mo. Yung tinatawag, at pag namumo yan, yun ang tinatawag na smegma or kupal, ang tawag natin sa Tagalog. At yun, magiging cause ng infection, magiging cause ng irritation sa ano, sa ari, at maaaring magdulot ng tinatawag na penile cancer or cancer ng ari ng lalaki. At yun ang ayaw natin. So, ang importante is malinis yung ari ng lalaki, hindi magkakaroon ng kupal o yung tinatawag na smegma. Now, ang pagtutuli is one way to keep it clean. Kasi pag tinuli na, lumalabas na yung ulo ng lalaki. So, nabubaba na ang chance na magkakaroon ng kupal kasi hindi na naiipon ang ihi doon sa balat na yon. So, in a way, talagang circumcision is a protective procedure to prevent irritation ng ari ng lalaki at to prevent penile cancer. No? In fact, ang penile cancer is mataas, no, sa mga countries na hindi nagpapatuli at pangit ang or hindi maganda ang kanilang personal hygiene. Hindi lang nalilinis yung kanilang penis. But in the US, no, na mataas ang ano ang numero ng hindi nagpapatuli pero very hygienic sila, mababa naman ang tinatawag na penile cancer. So yan talaga ang pinaka-reason kung ba't nagpapatuli tayo medically, no? Para mapigilan or ma-prevent tinatawag na penile cancer. Other than that, of course, here sa Philippines, being predominantly Christians and Catholics, number one yung religious belief natin na yung pagiging pagtutuli, no, is one of our ano obligations or rights to be coming to become a Christian. Second is kultura na rin talaga natin mga Pilipino, no, na magpapatuli. And then third for others, cosmetic, no, tingin lang mas malinis makita ang ano ang na tuli ang isang ano isang lalaki. Okay, so yun po yung mga reasons po. So yun ang fact, no, kanina yung mga myths inyong nilinaw. So ang fact ay nakakatulong ang pagtuli para maiwasan yung penile cancer nga, no, na binanggit ninyo, Doc. Ano, yes. Ang susunod na tanong, Doc, ay yung mga ano natin, ha, online viewers, ha, padala nyo lang po yung mga tanong nyo sa Facebook, sa YouTube, kahit sa sarili ko pong Facebook page, ha, padala nyo lang. Okay, ang susunod na tanong ko, Doc, meron bang ika nga ay recommended age? Kasi yung iba ngayon, bata pa lang, sanggol pa lang, pinatutuli na. Now, may mga again, pakilinaw, Doc, sabi-sabi, natutubo daw ulit yung balat. So, useless daw pag bata pa lang ay tinuli mo na. Hintayin daw yung age na ano natin binanggit, no? Yung binatilyo na sila. So, anong katotohanan dito, Doc? Hi, Doc. Naku, nawawala si Doc. O, teka ha, puntahan natin. Balikan natin si Doc. Pero maganda yung mga binanggit niya, ha, mga kasambuhay, mga kapamilya. Importante po na matuli ang mga kalalakihan dahil napatunayan na po sa pag-aaral na may kaugnayan ng penile cancer sa atin pag ikaw po ay hindi tinuli. So, importante po yun. O, yun. So, at least yun nalinaw na. Pero yung atin pong mga iba pa pong mga sabi-sabi, yung pangangamatis, naku, hindi daw totoo yun, na mangangamatis pag nakita ng mga babae ang tinuli. At syempre, hindi rin daw po totoo na nagpapatangkad yung pagtuli o na nagpapalaki ng boses ng mga lalaki ang pagtuli. Ayan. So, nilinaw na yun ni Doc. Nakakatuwa, meron ngang, naalala ko yung sikat na mga biro, no, na kunyari daw, lumalangoy yung mga binatilyo sa dagat. Tapos pag may pating daw, sisigaw daw yung binatilyo na may pating, may pating, may pating, may pating, may pating, may pating. Ibig sabihin nakagat na yung kanyang pututoy. Kaya lumaki na yung boses niya. O, Doc, nandiyan ka na ba? May fluctuation ng ano ng internet. Sorry. Oy, Doc Sam, yun na nga. So yung atin pong yung iniwanan natin kaninang tanong, no. Ano ang rekomendadong edad sa pagtuli? Okay ba na sanggol pa lang tuliin na? Kasi sinasabi nga nila tumutubo din ulit yung balat, no, paglaki.
Kaya sayang lang daw yung pagpapatuli, pagsanggol. Anong katotohanan dito, Dok? Well, wala pa kasing study talaga dyan para magpakita ano talaga pinaka-best talaga na time para magpatuli. No? Ang normally, tinutuli natin yan between 9 years old to 12 years old or even 13 years old based on tradition na rin. No? And yung nga, based on religious belief natin kasi yun ang nasusundan natin. But, and then meron din mga nagpapatuli ng bata pa kasi ayaw nila na pag ano, ng mga anak nila na dadaan pa through this rite na papatuli kasi medyo mahirap din yan psychologically and physically, no? Natotrauma sila psychologically, natotrauma sila physically. So may mga questions din as to whether no, tama na bang time na tuliin sila at the age of 8 years old, 9 years old, 10 years old na medyo ang psychological or yung mental ano nila, condition sila, hindi pa ganun ka-firm pa, no? Na nadali pa matakot, minsan di pa nga alam talaga bakit ba sila tinutuli. So, wala pa talagang study para magpapakita anong pinaka-best time. But for me, sa akin mga pasyente, lagi kong sinasabi, it's not just about the age, 8 years old ka na, tuliin na. Hindi. Number one, psychologically prepared na ba ang pasyente? Otherwise, magiging trauma lang sa kanya yan. No? At talagang magiging ano yan sa, ano niya, sa mind niya later on. It might affect him or not, no? Later on. Two is, yung kanyang ari, ready na ba? No? Kasi at that age, nagsisimula pa lang talagang lumalaki yung penis ng mga ano, o yung ari ng mga kalakihan. So tinitingnan din namin, o well-developed na ba talaga at this point na maganda tuliin? Kasi iba maliit pa masyado at masyado pang maraming foreskin. Di pa siya masyadong umahaba pa. So kailangan ma-check na mabuti, no? Yung ano, yung kanyang ari, whether ready na ba siya para tuliin or not. In fact, actually, walang question whether magpatuli ka ng 14 years old, 15 years old, 17 years old, 18 years old, no? Ang mas maganda pa nga kung talagang 18 years old tsaka natutuliin kasi well-formed na yung ano, yung ari ng lalaki, mas prepared na siya most likely psychologically, no? And mentally. Yung nga lang talagang tradition na natin yun na by 8 to 12 years old, no? Papatuli ka na. Kasi kung hindi pa by 13, 14 years old, baka abutin ka ng kantsaw, no? Oo, magkakaroon na bubuli, naman ng psychological ka. Ano, isolation yung pasyente na naku, nahiya na siya kasi hindi pa siya tuli, makasamahan niya, natuli na. So, yun yung mga factors na kailangan tingnan as to when would be the right time talaga to ano, to circumcise ano, a child. Oo, Dok, mabubuli ka eh, di ba? Pero Dok, yung meron bang scientific basis yung pagsasabi na pag bata pa, sanggol pa, tinuli na, posible nga na bumalik yung foreskin kasi tutubo ulit yun eh. Is there scientific basis on that? Well, it depends really. Marami namang tinutuli na na baby pa, no? Ang di naman natin ang bumabalik. So it depends really on the way it was circumcised. So pero pwede nga bumalik. Mag-circumcise ng mga bata pa, ang dami natin ginagawa niyan. Newborn pa lang, sinicircumcise na. So depende yung kung maganda ang pagkatuli niya at that time, doon din malalaman whether pagdating ng ano niya ng teenager years, whether enough na yung ginawang pagtutuli or not. Pero pwedeng bumalik nga, Doc. And yung next question ko, regardless of age ba, kung mali yung pagputol, sabi niyo nga kanina, talagang pwedeng mag-grow back, no, yung foreskin? Yes, as I've said kanina, no, talagang nag-start pa lang mag-grow yung penis, no, by the time na yung mga 8, 9, 10, 11 years old, no. And mas fully formed na yan by the time na 17, 18 years old siya, no. So, yes, pagka tinuli ka ng kahit na 8 years old ka na, nagsisimula pa lang lumaki yung penis, lalo na pag yung time na tinuli yun, masyado pang maraming foreskin, hindi masyadong na-cut yung ano, yung foreskin, hindi tama ang pagkatuli, kulang ang pagtanggal ng balat or pagputo ng foreskin, habang lumalaki siya, maaaring doon mo makikita, ay kulang pa yung pagtuli, kulang pa yung pag-cut, no? Okay. So, case-to-case basis po yon. So, again, Doc, walang kinalaman din sa edad. Kung bata pa o matanda na yung pagtuli, yung pag,
ano ba tawag doon? Hindi naman pagbalik eh, di ba? Ano bang tamang ano doon, description doon sa foreskin? Hindi pagbalik, but ang pagtuli noon was not enough. Para sa ano, okay. Sa para maalis. Sa tuli niya. So, yan. So again, as I told you kanina, para sa akin, tinitingnan ko yung ang, ano, yung pasyente, yung bata, kung ready na ba psychologically, at tinitingnan ko din yung ari niya. Oh, magandang ano na ba to, tuliin na to, o masyado pa siyang maliit, tagong-tago pa dun sa ano, sa taba ng ano niya, ng singit niya, no? Hindi pa siya masyadong lumalabas, masyado pang maraming balat, no? Hindi ko 'yan pinipilit. Sabihan ko yung ano, yung magulang, oh, ito hindi pa to mukhang ready pa. We can wait naman another year or even 2 years. Okay. Na medyo mas maganda-ganda na ano ang mas malaki-laki na konti, mas well-developed na yung kanyang penis para or kanyang ari para maganda ang pagtuli. Okay, Doc, kanina binanggit natin yung penile cancer. Ang pagtuli ba ay may kinalaman din sa pag-iwas sa STI or HIV? Yung sexually transmitted diseases or well, infections? Yes, mayroon din noon. No, kasi ang ano doon is that mas protective yung ano yung pagtinagal mo ng balat, wala na masyadong yung bacteria na magpakapitan dun sa ano sa penis noon. It can no prevent ano yung STD. How about HIV, Doc? Not really, no, kasi alam naman natin HIV is really ang ano noon, ang transfer noon is because of the yung ano yung bodily fluids. Kapag may break ang skin, may sugat doon. Sa ngayon, wala pang study para mapakita talaga whether circumcision can really help or not. Mm-hmm. Doc, meron bang ano? Meron bang mga medical advancements pagdating sa pagtuli? Uy, teka Doc, babanggitin ko lang. Papasok na pong inyong mga tanong ha. Hintay-hintay lang. At ibabato na natin to kay Doc. So tuloy nyo lang po pagpaagpadalahan ng inyong mga questions at comments. Kung pangit ang pagkakaputol, ang pagkakatuli sa inyo, baka hinga natin ang payo si Doc mamaya. Ayan. O Doc, ano bang medical advancements sa pagputol? Sa, ano ba, may laser na ba ngayon? Mabilis na ba? Noon ang panahon, Doc, tama ba? Ano lang daw? Nguya lang ng dahon ng bayabas, yung mga albularyo at itatapal. Okay na yun. O kaya patatalunin ka lang sa dagat. Okay na yun? Well, yan yun yung mga traditional na, no, na tuli. No? Up to now, ganun pa rin ginagawa nila. That's not the, ano, kumbaga, medical ano, talaga grade na, no, na pagtutuli. So, advancement, well, andun pa rin yung same techniques pa rin ang ginagawa natin for the tuli. Iba-ibang klase, may tinatawag na dorsal slit, may tinatawag na German cut or tinatawag na coronal cut depende sun sa ano sa pinag-uusapan niyo ng ano ng doktor niyo. Before, ang ginagamit lang namin would be scissors lang para pagputol and then ano na yan yung sinusuture na para hindi magdulo. Then dumating yung tinatawag na cautery, yung tunog. Ngayon, meron na rin tinatawag na lasers na ginagamit. Laser mismo, no, kung ano nakikita niyo na laser na ginagamit for medical ano procedures, pwede na rin gamitin para sa ano sa pagtutuli and it's supposed to be to prevent bleeding or to lessen the bleeding. Pero for me hindi na kailangan yung laser, no, kasi yung current na ginagamit natin whether scissors or whether using the cautery, konti lang naman taga bleeding. If you really know how to do the, no, the circumcision and well experienced ka, hindi na kailangan talaga yung ano yung tinatawag na laser na yon. Mm-hmm. And katulad ng sinabi ko kanina kasi question yon yung traditional na ano na pagtutuli na nangunguya ka lang ng ano ng dahon ng bayabas at nilalagay doon sa ano sa area sa ano sa pinagtulian. We do not advise that, no. Kasi ang ano doon kasi yung bacterial infection one, baka hindi malinis yung pinapasok yung pinapatong mo doon na ano na dahon ng bayabas, so ma-infect lang yung ano yung ari na yan. Two, ang yung mismong ano yung dahon na yun lalong makaka-irritate yung kanyang ano kanyang yung texture niya kasi matigas-tigas din yun pag nagtutuyuan, tutusok-tusok yan, so lalo lang ma-irritate, lalo lang mababaga yung pinagtutulian.
And lastly, ang pagtutuli, no, as long as you do it properly, no, nalinis ng maayos, ginamit mo na ng ano ng betadine, nalinis mo mabuti bago operahan, yung procedure mo malinis, yung instrument mo malinis, kahit hindi ka mag-antibiotics, no, okay na yan. Hindi mo na kailangan bigyan ng antibiotics ang ano, okay, ang isang pasyente na tinutuli. Okay. O Doc, before we let you go, sagutin lang natin to. Galing kay Johnny Airo. Doc, I'm turning 12 in July, never been circumcised. My question is, where can I have affordable means of circumcision? Looking forward to give attention to my message. Ano bang price range, Doc, ng pagtutuli and saan ba, yun nga, affordable, no? Medical mission ba? Ay okay naman? Magkano ba yung presyo, Doc? Oh, well, pag medical missions, talaga libre talaga medical missions, no? The word of caution lang namin sa medical missions is katulad ng video mo, ano, Ate Jing, ang daming haba-haba ng ng pila. Ng pila. So one is two, yung ideal conditions, no, hindi as the same as when you have it in ano talaga in private or yung ano yung institute, not necessarily private but in government or hospital institutions or even in clinics na ginagawa na paisa pa dalawa pa tatlo lang talagang yung instruments, the preparation, and then hindi lang yon kundi yung minsan din yung proper follow up, no. Although ito ginagawa natin out of ano, charity para makatulong. Ang problem minsan, hindi rin sila nakaka-follow up kagad. So hindi na natin nakikita whether maganda ba ang healing niya after the no, after the procedure. 'Yun. Magkano, now, Doc? Meron namang government hospitals na may government hospitals naman tayo that you can come in, hindi necessarily na pupunta kayo doon sa medical missions if you really want to have a free ano tuli. And then pwede kang pumunta walk-in doon during the summer period, na or even not during the summer period, no. Anytime, pwede kang mapunta sa government hospitals natin and then have your ano child ano circumcised doon. Mas price cheaper range din talaga doon. Price range sa regular na tuli? Of course, government usually libre yun. For ano, for private clinics, you kahit na mga private clinics, the range could be from 2,000 to 3,000. Usually, nagpa-package na sila, lalo na pag ano, tuli season na, okay, to as high as 10,000 to even 30 to 40,000 depending on the hospital that you know you will have ano the procedure done. Before, kung ano pang gusto mong gamit, iba kasi naggusto talaga gamitan ng laser, we have that in one of our hospitals, so ginagamitan namin laser, but the price also goes up then. O Doc, before we let you go, contact information, Doc, yung mga nabitin sa ating kwentuhan, saan kanila mahahanap? Yes, sorry, apparently I have a procedure in this hospital, no, and then yung ano yung the internet seems to be quite slow. Now if they want to ano contact me or ano, then they can just contact me at wait ha, 0915-529-8534, no, if they have some concerns or need some help on their urologic ano, conditions. Thank you, Doc. Ha? Nice to see you. Bagamat Zoom, hope to see you face-to-face very soon. Ha, Doc? Thank you, Doc.